mga ka-taxpayer kong mahal, meron ho tayong i-discuss tungkol ho sa tax savings. Tax savings sa mga certified public accountant, architect, engineer, mga lawyers, particularly sa araw na to, sa mga realtor o realtors. Ang mga realtor po ay registered ho sa Philippine Professional Commission, PRC. Katulad ho ng mga CPA, sila po ay tinatawag na mga professional. Now, paano sir? Paano sir? Ako'y bagong realtor. Bagong realtor lang ako at gusto kong makatipid sa tax kasi wala pa naman akong kinikita. Ngayon, pag-aralan ho natin paano natin matutulungan itong ating kaibigan sa pamamagitan ho ng structure, business structure. Pwede po ninyong itong gamitin kahit kayo ho ay hindi professional, non-pro, or single proprietor. Pwede po. Kailangan ho nating ma-identify yung klasifikasyon ng mga realtor. Ayan. Yung quadrant pong ito ay magbibigay sa atin ng linaw. So, mapapansin nyo ho sa quadrant na to, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa horizontal, ayan, horizontal po, makikita nyo yung sales. So, may dalawang sales, greater than 3 million pesos, at saka more than 3 million pesos year. Ha? Per year po ang pinag-uusapan. Dito naman ho sa vertical, ayan, ito ho yung vertical, mapapansin nyo may nakasulat na asset. So, may dalawang klase ng asset po. Isa pong greater than 3 million at meron ho ding asset na less than 3 million. Asset po yan ng isang realtor. Ayan. So, kung marunong naman ho tayo ng multiplication table, naturuan tayo nung araw, same din ho ang principle na to. So, ang tawag ho dun sa realtor na mayroon pong greater than 3 million sale at meron hong greater than 3 million asset ay realtor A. Yung realtor naman na mayroong less than 3 million sale at less than 3 million sales sa asset is realtor D. So, you get the idea. Ngayon, kung bago ho kayo, dadagdag ko lang ho sa lecture na to. Sir, ano ba ang kailangan kong ipakita sa BIR kapag ako ay magpaparehistro bilang isang taxpayer? Ayan po. Meron ho tayo ritong ipakikita. Ito po ay tinatawag na BIR form or application for registration. Ito po siya. Particularly, ito hong kukunin nyo ha, kasi ito ho ay para sa self-employed individual. Kinukonsider ho ang ating realtor na self-employed. Mapapansin ho nyo rito, nilagyan ko na ho ng highlight, ito hong para sa professional. Ang kailangan daw ho ninyo ay valid ID and government ID showing address. So, pwede ho itong passport. Okay. Kung ang gagamitin ho ninyo, kaya kailangan nyo ng passport nyo, tinahanap po yung residence nyo. Kung wala pa ho kayong opisina, definitely yung residence ho ninyo, yung bahay ho ninyo, yun yung magiging opisina nyo. Kung meron na, hindi nyo ho kailangan ibigay yan. Ang kailangan ho ninyong ibigay, yung lease contract kung kayo po ay mayroon ng opisina. Hindi na kailangan yung address ng bahay nyo. Hangga't maaari ho sana, iwasan ninyong ibigay yung address ng bahay nyo because confidential ho yan at saka private. So ang kailangan nyo ho ninyo, valid ID, PRC at saka business address. O, edi lease contract ho yan. Okay. Ano pa kailangan nyo mga bossing ko? PTR. Ano ibig sabihin ng PTR? Professional Tax Receipt. Ayan. Ito ho ay kinukuha
sa local government unit kung saan located yung bahay ninyo. Limbawa, kung kayo ay nasa Makati, nandoon yung bahay nyo, doon kayo kukuha ng PTR. Kung ang bahay ho ninyo ay nasa Bulacan, Plaridel, Bulacan, for example, doon ho kayo kukuha ng PTR, Professional Tax Receipt. At kung hindi ho kayo makakapunta sa BIR, personally, nire-require ho ng BIR na magpadala ho kayo ng Special Power of Attorney at photocopy, photocopy lang ng inyong ID. Preferably, I suggest yung professional ID ho ninyo na inisyo ng Professional Regulation Commission. Mga realtor, makinig ho kayo sa akin. Ano po? At ang huli po, kailangan ho kayong magbayad ng registration fee sa BIR. Of course, ang kailangan nyo ho dyan ay BIR form. Ayan, 0605. Validated na ho yan. Isama na ho ninyo yung resibo ng banko o deposit slip ng banko pag nagbayad ho kayo. At kailangan ho nyo yung BIR form na DST. I suggest na BIR form. Okay, sabay nyo na sa pagbabayad nyo, number 2,000 para ho sa DST. Bayaran nyo na ho yun. So, sabay-sabay ho yan na kailangan ninyong i-present sa BIR para ho sa kumpletong documentation ng inyong application for registration. And definitely, ano in-expect ko, Mr. Maestro, Mr. Tax Specialista? Bibigyan ho kayo ng BIR form. Dapat ho ito within a day lang eh. Within 24 hours, 2303. Ibig sabihin ho ng BIR form 2303, yan po ay Certificate of Registration. Nakatunayan na kayo ho ay rehistrado na sa Bureau of Internal Revenue. Pero, ang pag-uusapan ho natin sa araw na to, eh paano ba sir? Ano bang structure ang dapat kong i-register sa BIR? A, B, C, o D? Yan ang pag-aaralan ho natin mga ka-taxpayer kung minamahal. Pero bago ho natin maintindihan, alamin ho natin ang benefits. Kung ano ho ang magiging benefits ninyo, ano yung mga available options ho ninyo. Ito po yung available options ng mga taxpayer kung minamahal. So, meron ho kayong option na magparehistro kayo sa BIR as a VAT registered. Yan ho ang babayaran nyo. 12% pag VAT registered ho kayo, or non-VAT 1%. Based ho yan sa inyong gross income, gross sales, gross receipt. Ayan. So pag kayo naman po ay magbabayad ng income tax, meron ho kayong 3 choices. Pwede ho kayo magbayad through gross income taxation, ibig sabihin yung 8% imumultiply ho sa gross sale, gross income ninyo o gross receipt. Pwede ho din kayong optional standard deduction, katulad ko po, standard optional standard deduction ang choice ko. So, ang effective tax rate ho niyan ay 18% of your gross income, gross sale, and gross receipt. Again, ang third choice nyo po ay yung pong Ordinary Allowable Itemized Deduction o AID. So, ang rate ho niyan ay magsisimula sa 0 up to 35%. Let us consider for this discussion, gamitin ho natin yung 35%. So, ang situation ho natin, pag kayo ho kasi ay nasa linya ng A, linya ng A and C, ito po. Ayan. Definitely, ang choice ho dyan is 12% VAT. Hindi na ho magbabago yan. Kasi dikta ho yan ng batas. So, pag-usapan ho natin is, magkano yung tax na babayaran ko combining the VAT and the income tax. So, dun ho sa umpisa, 12% VAT babayaran nyo at magbabayad kayo ng 8% gross income taxation. So, 12 plus 8 is 20. So, yung 20, mumultiply nyo sa 3 million, eh, magbabayad kayo ng effective na tax na lumalabas sa inyo, 600,000.
Ayan. Kung kayo na may mag-o-optional standard deduction, i-add nyo lang yung 12 sa 18, definitely meron kayong 30%. So, yung 30%, multiply nyo lang ng 3 million, pabayaran ninyo on a yearly basis, 900,000. Doon ho sa third option, 12% VAT plus 35% na income tax, 47% effective tax na babayaran nyo. So, 47% effective tax rate, multiply mo ng 3 million, and yung mga 1.4 million po yung lalabas sa inyo. Again, yan po ay nasa Class A and C. Pag-usapan ho natin yung Class B and D. Ito po yung Class B and D. So, 1% po yung babayaran nyo sa percentage tax plus 8%, edi 9% po yun. So, 9% multiply mo ng 3 million is 270,000. Kung ang gagamitin nyo naman ninyo, optional standard deduction, 1% plus 18% is 19%. 19% effective tax rate, multiply mo ng 3,570,000 ang lalabas sa inyo. At yung huli is 1% plus 35% is 36% sa option number 3. So, 36% effective tax rate, multiply mo ng 3 million is 1.08 million ho yung lalabas na pera ninyo. Pero mga ka-taxpayer, kung minamahal, mayroon pong way, mayroon pong isang way na alam po natin at available ho sa lahat ng taxpayer yan. Ah, sabi ko sa inyo, tama lang nabayaran natin ang buwis na tamang buwis. At pag ginawa nyo itong gagawin ko, siyempre, sasaya ang lalong-lalo na ang inyong pamilya. Magkakaroon kayo ng sobrang buwis, sobrang buwis o sobrang savings sa inyong buwis na hindi nyo kailangan mandaya o maglagay sa mga BIR officials. Ito po yun. Meron hong paraan na 1% lang ho ang babayaran ninyo. At kung mumultiply nyo yung 1% dito ho sa 3 million, 30,000 lang ho yung babayaran nyo. So, anong gagawin ho ninyo mga ka-taxpayer? Kung mahal, di kontakin nyo ho si ATM para malaman nyo kung paano yon. So, kung ikukumpara ho natin yan dun sa nauna nating computation, ayan po yung nauna nating computation, yung option 1 natin, 600 babayaran natin, at kung sa BD options is 270, sa ino-offer ko sa inyo, 30,000 lang. Imagine ho ninyo, 600 minus 30,000, magkano ho yung matitipid nyo? 570,000. Aba, makapagta-travel na ho sa abroad ang buong pamilya sa 570,000. Kahit yearly, makata-travel kayo sa abroad. At magkakaroon kayo ng sobrang pera pambili ho ng bahay ninyo o pambili ng inyong lupain o pambili ng inyong sasakyan. Di ba napakaganda ho nun? Hindi na kayo nagtatrabaho. Nakasave pa kayo ng pera. O dito naman sa BD market, 270,000 sa ino-offer ho ng inyong tax specialista, 30,000 lang. Magkano savings nyo dyan? 240,000. Again, napakalaking savings. Saan ho kayo makakapulot ng 240,000? Dito ho sa number 2, option, di ba? 900,000. Ulitin nga na lang tong video to para malaman nyo paano kinumpute ito. Ano? I-deduct nyo yung 30,000. Di meron kayong savings na 870,000, mga bossing ko. Isang bahay na maliit na ho yan. At kung kayo na yung nasa BND, ang savings nyo is 540,000. Ang simple. At yung third option, napakalaki talagang savings. O, di ba? Magkano savings nyo dyan? 1.38 million. Ito ang savings nyo. Isang maliit na kondo na yan, bossing. Malaking hanap buhay ho yan. Dito naman is 1.05.
million na savings nyo kung ito pag-uusapan. So mga taxpayer ko mahal, mga realtor na gustong makipag-partner sa akin, please, kontakin ho ninyo ako. Mag-usapan ho natin, may project ho ako dun sa mga estate na hindi pa nalilipat sa pangalan ng mga taxpayer kasi namatay na nga yung may-ari ng condominium, may-ari ng lupa, may-ari ng sakahan. Pwede ho nating pag-usapan ho. So meron ho akong video tungkol sa lupain. Type nyo lang, Realtor Agent Brokers sa inyong Google. Sama nyo yung pangalan ko, Tax Specialista. Malalaman ho nyo yung mga video na pwede nyo panoorin. So with that mga ka-taxpayer kong minamahal, nasa business structure kung paano kayo makakatipid ng buwis. Ulitin nyo ho itong video ito at magkita-kita ho tayo sa susunod kong mga videos at saka yung mga previous kong videos, panoorin nyo lang po. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.